Hello guys, happy good day. It's me again, ang inyong lingkod, inyong ka-team kapayat, Sander. For today's video, mga kapayat, ay gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung pinag-aabalahan ko ngayon, mga kapayat, dito sa amin habang papagaling ako, mga kapayat, sa aking opera, sa appendicitis, ayan, nung na-operahan ako, mga kapayat. Ito yung pinag-aabalahan ko, malaga ako ngayon, mga kapayat, ng mga manok. Well, magpapakain ako ng mga alaga kong manok, mga kapayat. So, ayan, ito, handa muna natin, mga kapayat, ang ating ipapakain sa ating alagang manok. Trigo lang siya, mga kapayat. So, wala akong pang biling feeds. So, trigo lang muna. So, ayan. So, tara. I-mix muna natin. Ayan, meron akong tubig. So, ayan, mag-mix muna tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, medyo marami itong mga kapayat kasi marami din yung alaga kong manok. Mix natin. So, ayan mga kapayat, na-mix na natin yung trigo. Ayan, dalhin natin doon. Pakain natin. Tara! Let's go mga kapayat! Unahin natin pa kainin yung ama ng mga alaga kong manok. So ito yung ama, mga kapayat. Okay. Malaki ito, mga kapayat. Ang tumitimbang to ng 3 kilo. Yan, malaki. So doon na tayo. Agay! Uy! Untog ako sa pakuan. Grabe, ang laki naman ng pakuan dito. Grabe, mga kapayat, oh. Tingnan nyo, mga kapayat, oh. Ang pakuan dito may puno. Grabe. Amazing. Pakuan, may puno. Rakil yan, hindi na pakuan. Ay, hindi pala to pakuan, mga kapayat. Ito yung tinatawag nila na miracle. Miracle fruit. Ayan, may bunga siya, mga kapayat, oh. Ito, bunga. Dalawa pa lang. So, sabi nila, maganda daw ito, mga kapayat, para sa mga may sakit. So, hindi pa ako naka-ano nito, mga kapayat, naka-mintin. So, ito, pag malaki na to, pwede na itong pitasin. Pwede natin i-mintin ito. Hindi pa natin alam kung paano to lutuin, mga kapayat, o gawin. Pero sabi nila, lulutuin daw to. So mag-research tayo sa YouTube kung paano lutuin niya. So, dito tayo sa aking farm. So mga kapayat, welcome to my farm. So dito, mga kapayat, sa pag-aalaga ko ng mga manok, dito ko nalibang yung sarili ko. Hindi ako na-board sa bahay dahil yun nga, nung na-operahan ako, so kailangan kong aliw yung sarili ko sa mga bagay na magpapasaya sa akin. Kasi bawal tayong magtrabaho, mga kapayat, dahil nang na-operahan talaga ako, so bawal ako magtrabaho nun. So bahay lang talaga, so walang ibang gagawin, sobrang boring sa bahay, mga kapayat. So ito yung nilibangan ko, mga kapayat, o dito ako naging masaya, mga kapayat, sa araw-araw na ginagawa ko na pagpapakain ng mga alaga kong hayop. So ayan na, mga kapayat, yan, ito na yung mga alaga kong mga manok. Ito yung naging unang sisiw, mga kapayat, nung pagkatapos kong operahan. 2 weeks pa lang ako, mga kapayat, sa aking operasyon. Ayan, ito yung unang sisiw na inalagaan ko. So, 6 to sila, mga kapayat. Ito sila. Pero ngayon, 2 na lang to, mga kapayat, kasi nabinta ko na yung 4. So, 2 na lang yung naiwan. Iniwan ko to, mga kapayat, kasi mga ano siya, malalaki. Manang-mana dun sa ama ng mga alaga kong chicken or manok. Ayan. So, ginawa pala to ng mama at papa ko, mga kapayat, itong kulungan na to sa mga manok.
tatlong palapag to mga kapayat. Ayan o. Yung unang palapag. Ayan yung pangalawa. Ayan yung pangatlo. Ay, grabe o. Oh. Ang ganda mga kapayat ng, ano, ng kulungan natin sa mga alaga nating manok. Ayan. Tatlong palapag yan mga kapayat. Napakaganda. So ang nag... gumawa niyan mga kapayat ang mama at papa ko. So, pero ako yung nag ano nag-design kung paano siya gawin. So, ayan, ako yung nag-isip na tatlong palapag yung gagawin para hindi maano sa space mga kapayat. Pataas. Parang ano na din, building na din para ng tao. Ayan. Ganda, ang ganda ng pagka-design mga kapayat. Saka nagpapagawa na rin ako dito mga kapayat ng ito, kulungan sa labas na din. Ayan, pinapagawa ko mga kapayat. Bumili rin ako ng ano, net. Ayan, para pag ilabas ko yung mga manok dito sa labas, hindi sila makakalabas papunta doon. So, iikot-ikot lang sila dito mga kapayat. Medyo malaki ito dito mga kapayat ng pinagawaan ko ng kulungan din sa labas. Yan, halos may net na to siya mga kapayat hanggang doon sa likod. So, ituturo ko kayo mga kapayat sa likod ng dito, kulungan na to. So, malaki ito dito mga kapayat. Pero yung gumawa ng bakod mga kapayat, hindi na si mama at saka si papa. Ibang tao na yung pinapagawa ko. Sinuhulan ko na lang sila mga kapayat. Yung mga gumagawa ng bakod dito. Tsaka ang ganda din, may shed house din dito mga kapayat. Pag labas ko sila lahat, pag umulan dito, meron silang masisilungan na shed house. So yan, kumain tayo dito sa likod. Ayan, muna natin kumakain sila. Ayan. So dito mga kapayat, may mga puno siya. Ayan, may kalamansi. Ayan. Ito naman, dalandan. At meron din dito mga kapayat, ito, kakao. Puno ng kakao mga kapayat. Ayan, may bunga na siya. Kakao. Maliit pa lang siya mga kapayat, pero may mga bunga na siya. Maliit pa lang yung puno niya, may bunga na siya. So, yung kulungan ng mga manok ko mga kapayat is marami siyang mga puno. Ayan, may niyog din. Ayan. Ito tayo sa baba. Yun, may saging. May saging dito mga kapayat. Yun. Yes. Meron ding buungon. Ito, buungon. Aww. Yan. So, ito rin, may mangga. So, halos may mga puno dito mga kapayat. So, ayan, hanggang dito yung bakod mga kapayat. Ayan. So, hindi pa siya natapos. Hindi pa to nalagyan dito ng net. So, pero soon, malalagyan din to. Naubusan kasi ako ng budget mga kapayat pambili ng net. Kailangan ko pang mag-ipon. Meron naman akong karwasan dito mga kapayat na pinagkukunan ko ng pera. Kahit naoperahan ako, so meron naman nagpapakarwas. So kumikita naman ako mga kapayat. So yung kita ko dun, pinapagawa ko dito sa kulungan ng aking mga manok. Ayan. So ayan, balik na tayo dito mga kapayat. So ayan, halos tapos na sila kumain. Ayan. So lagyan lang natin ng tubig. Wala, tapos lang tubig. Ayan, kuha tayo ng tubig mga kapayat. So, yun lang mga kapayat. Ito yung pinag-abalahan ko dito sa amin habang napapagaling ako sa aking opera, appendicitis. So, ito yun. Pag-aalaga ng mga manok. Dito mga kapayat, nawawala yung pagkaka-board ko. Ang sarap ng pakiramdam mga kapayat. Kahit na masakit yung nangyari sa akin, ang ginawa ko is
para malibang yung katawan ko or yung isip ko or yung sarili ko, nag-aalaga ako ng mga manok. So isa rin to sa mabilis na nagpaka-recover sa akin, mga kapayat, na kailangan kong bumangon para sa mga alaga kong manok at syempre para sa aking pamilya. Kailangan kong bumangon at kailangan kong makipaglaban kung ano man yung nangyari sa akin. Thank you so much, mga kapayat, sa inyong panonood. Sa susunod na mga vlog ko, abangan nyo, mga kapayat. Thank you. Bye-bye.